inuulit ko ho, pagod na pagod na po kami. Matapang na nagpahayag na sa loob bilang ilang medical frontliners sa isang online press conference kanina. Tila nalulumo na at nalulunod na sa dami ng mga pasyente inaalagaan sa ospital at patuloy pang dumarating sa mga ospital dahil sa COVID-19. Ako ay tinawag bilang doktor. Kahit sa ang sitwasyon, kailangan natin doon. Bata pa ako, gusto kong maging doktor. Simple, bakit hindi? Kaya lang, hindi naman kami kayamanan. Ano? Walo kami magkakapatid. Inisip mo, ano na lang, pwede kasi pang pito akong ano, anak. Ang nagkataon lang, swerte ako kasi ang tatay ko, veterano. Yung mga Philippine veterans kasi ay binibigyan ng isa sa mga kanilang mga pwedeng gawin ay yung kanilang anak ay pwedeng pag-aralin isa sa kanilang maging anak. Naswertehan ko na ako yung nagkaroon ng chance ang gamitin yung kanilang study benefits ng veterans. Okay. Kung nais mong maging doktor, ako mismo. Una-una, kailangan ko ng pagmamahal dun sa pinili kong profesyon. Hindi ka dapat pinilit o kaya ito'y dapat ay iyong tinanggap na yun yung iyong role na gagawin sa buhay mo. Should be purpose. May purpose ka dapat. So ano pa ang dapat mong gawin? Abay, dapat mag-aral ka. Hindi pwedeng magiging doktor kung hindi ka nag-aaral. At ibig sabihin nun, more than 10 years kang pag-aaral. Pero hindi mo dapat isipin na pag-aaral ka matagal. Pero kasi it is a process. Dahan-dahan mo namang makikita at mamahalin yung pinili mo ng profesyon. Una, meron kang pasyensya na mag-aral. Meron kang dream, meron kang pangarap na gusto mong maging doktor. Kasi kung meron kang nung dalawang yun, ay tiyak, you could achieve it. Meron ka kasing gustong direksyon na puntahan. Ngayong panahon ng pandemya, bilang isang doktor, ano bang pwede kong may pangako? Ngayon, naging ikakaiba kasi ang sitwasyong ito. No? Nagkaroon ng nauna, takot, pangamba sa lahat. Hindi lamang sa lahat ng tao, kundi sa mga doktor din. No? Kasi kauna-una, mga naging seriously na naapektuhan ito, yung mga doktor na nag-take care nung initial na mga COVID patients natin. Kaya nahawa sila. Kaya nagkaroon ng takot. Pero ano ngayon, habang nakikita na natin kung yung mga pamamaraan, kung paano tayo mag-iingat, bilang doktor, nadudun pa rin yung pangako mo sa sarili mo, pangako mo sa komunidad na nadudun ka dapat sa sitwasyon. Kung saan ka kinakailangan, kung kailangan mong manggamot, nadudun ka pa rin. Kung paano mo gagawin yun, iba't ibang pamamaraan. May telemedicine, o kaya naman may face-to-face pa rin, pero kaya lang by appointment ang mga ating mga pagtingin sa mga pasyente at pag-iingat. Ating ilelektura natin ang mga pasyente natin na dapat nag-iingat ang bawat isa. Pero, ang hindi mo dapat gawin ay yung talikuran na yung profession. Yung matakot ka at ayaw mo nang maggamot, ito ay, kung tatanungin ka ng Diyos, palagay ko mapapalo ka ng Diyos. Pag bigla kang tumalikod, ayaw mo nang magamot. Ito yung panahon na dapat nadudun ka. Ito yung panahon na dapat magsilbi ka. Kasi sa iyo kakapit yung mga tao na nagkakasakit. Lalo na sa ganitong pandemic, paano kung wala ka? Sino ang gagamot sa kanila? Kaya rin, yun yung mapapangako ko. Narito pa rin kami, despite of na meron threat at may takot, nadudong ka pa rin. Sa palagay ko, yun yung isa sa mga pamamaraan para maipakilala mo na ako ay tinawag bilang doktor. Kahit sa ang sitwasyon, kailangan natin doon. Mas lalong
nagtiwala ang mga tao ngayon sa mga doktor. Kaya ng doktor na pagalingin o kaya ng doktor na matulungan ang bawat tao na magkakasakit. Sa panahong ito, mas naniniwala ako na yung tiwala at kumpiyansa ng mga tao sa doktor ay mas lalong tumaas. Actually, naiba yung pananaw nila sa pagiging sa mga doktor. Kasi dati, di ba, nagkakaroon tayo ng mga maling pagpakilala sa doktor, nagkakaroon ng mga media bashing na tinatawag, no? Kung ano-ano. Pero ngayon, nawala yun kasi nakita nila na ang talaga palang tutulong sa kanila ay yung mga scientists, mga doktor, mga men of science sa ganitong mga sitwasyon. Hindi naman natin itatakwin yung mga tao o kaya tatalikuran dahil pare-pareho tayong exposed. Hindi. Actually, ang magle-level up talaga yung mga doktor. Sila yung gagawa ng parang iligtas yung mga nagkasakit. Kaya nga, hats off sa lahat ng mga frontliners natin na during the early stages of this pandemic, talagang grabe yung kanilang sakripisyo. At ako'y natutuwa na dumating na nga yung mga panahon, meron na tayong vaccine, at least nakikita na natin yung liwanag sa din tinatahak natin ito. Dapat ay magbigay tayo ng hope sa lahat, ng lahat ng ito ay matatapos, at ang doktor mismo ang magsasabi ka. Kaya we have to believe in science, we have to believe in the medical expertise. Sila pa rin yung magtuturo ng tamang kasagutan sa mga dinadaanan natin. Ito po ay si Dr. Cristeto Ay Azucena, isang internal medicine specialist. Isa rin po akong psychologist at ako'y nagtapos sa University of San Nicolas. Kaya nga, kumpiyansa, tiwala at pagmamahal sa doktor. Dapat. Marami. Ano? Kung sa pangarap, ang dami mong pangarap. Pero ang realization ko nga ngayon, pwede mo palang matupad yung mga pangarap mo kahit nasa isa kang profesyon tulad ng medicine, no? Pagiging doktor. At ito'y naranasan ko, lalo na ngayon panahon ng pandemya, no? Nagkaroon tayo ng extra time na maintindihan ano pa ba yung pwede kong gawin dahil sa limited na yung aking kilos sa ospital, limited na yung mga schedule. Ayun, marami akong na-discovery kasi nung bata ako gusto kong matuto mag-piano. Eh, hindi naman ako nagkaroon ng pagkakataong mag-aral. Yung nag-aral ng piano, yung mga kapatid ko. Ngayon, may piano kami sa bahay. At inaral ko siya. At nagkaroon ng pagkakataon na natuto talaga akong mag-piano on my own. Ano? Yung tinawag na uwido. Ano? At out of that, pangarap mag-piano. Pangarap ko rin maging mga awit. Yun. Kaya nung bata ako, member ako ng choir, yung Sancti Juanis Choir sa Cathedral, kahit sa UST, yung UST College of Science Choir, part ako. So yun, habang ginagawa mo yung gusto mong gawin, in between, nagagawa mo rin naman yung mga pangarap mo. So lahat yun, pag-awit, pagtugtog, minsan magsulat, pangarap ko yun nung bata ako. Pero na-realize ko lahat, ngayong mga panahon ito, pwede palang mangyari. Yung susunod ko naman gusto ikwento, as a singing doctor, nakakatawa na si doctor kumakanta. Pero sabi ko, bakit naman hindi, di ba? Hindi naman nililimitahan yung talent ng pag-awit para lamang sa singers, di ba? Ito'y binibigay ng Diyos sa atin. Ang lagi siguro, kasi ako ay membro ng isang grupo, yung Christian Life Community. Ito ay isang group na we pray and we discuss our life. Ang ating nagre-reflect kami, ano ba nangyayari sa buhay natin as a community. At ang part nun, we read a lot of the Gospels. At isang nakapukaw sa akin na Gospel story is yung The Parable of the Talents. Yung binigyan ng Diyos ang several people ng talent, tapos pinabalik niya nga ang talent. Halimbawa, binigyan ko siya ng 10 piso, 5 piso, ganun. Tapos pinabalik yung mga tao. Anong ginawa mo doon sa binigay ko sa'yo? Tapos yung isa, dahil matatakutin siya, ginawa niya, binauna lang niya yung
binigay ng Diyos sa kanya at hinukay niya muli. Ito po, binaong ko sa lupa. Tapos ito, binabalik ko sa iyo. Anong kaparusahan niya? Eh di, pinakulong siya. Ikaw, binigyan na nga kita ng talent, hindi mo ginamit. Wala, wala kang silbi. Tapos sino yung binigyan ng reward na ano? Yung gumamit ng talent niya. Lord, sabi niya, ito po ang ginawa ko. O, yung binigyan niyo ako ng 100, yung 10 piso, in-invest ko, yung 10 piso, binili ko ng ganito. Hanggang nung ibinalik ko sa inyo, grabe, mas yung 100 pesos niya, siguro, naging 10,000 pesos, parang ganon. Lumaki. Ganon din yung pananaw ko sa talent. Kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng talent na kumanta, magsulat, o kaya ay iba-ibang talent, magpinta or gumawa, gamitin mo yon. Hindi dahil doktor ka, hindi mo gagamit. Gamitin mo yon kasi meron kang dapat gawin dun sa ginabinigay na talent sa'yo. Yung pagkanta kasi, nung bata pa kami, alam ko marunong ako kumanta. Kasi yung mga kapatid ko lahat, kumakanta. Yung pamilya namin, walo kami magkakapatid, tapos yung nanay ko, teacher, tatay ko, abogado, mahilig silang kumanta. So, part ng aming gathering, social gathering, ay wala, kanta-kantahan o yung happiness. Isang, kung titingnan mo ano ba yung mga happy moments sa pamilya, ang pinipili ko lagi ay yung panahon kami kanta ng kanta ng mga bata. Nadala ko yun habang ako yung tumanda. Kaya nga nung nasa UST na ako, ng College of Science, naging member ako ng Glee Club. Actually, mahihiyain ako. Kaya lang yung aking katabi sa seatmate, naririnig niya ako manta. Ay, halika, pumunta tayo, may audition. Nagyayo ako, hindi ko marunong. Hanggang itinulak niya ako dun sa, ito na audition, itinulak ako. O, anong gagawin? Kakanta. Hanggang sa nabuksan yung mundo ng pag-awit. Yun. Tapos nung umuwi nga ako dito sa Pablo, naging miyembro ako ng Sancti Juanis Choir. Kumakanta sila sa cathedral every 4 o'clock. Ayun na, nagsimula na. Na kahit naging doktor ako, it's part ng pagiging doktor, kumakanta, umuwi. So, yun nga, dahil kumakanta ka, tapos ng bata ka, natuto ka mag-piano, nakapag nagkaroon ng panahon na ang gusto mo ay meron ka ring iwanan na hindi ilap na kumanta ka or kay ano, mag-compose ka kasi marunong ako magsulat ng tula, nilapatan ko ng tugtog na galing dun sa tunog ng piano na eventually naging posible pala, no? Nagkaroon ng yung tula, naging nagkatugtog, naging kanta siya at ito ang nagbigay ng pamamaraan para makapag-produce ako ng isang kanta. Ang kauna-una ang kanta nga ay kahit konting pahinga. Ito ay of aming sinulat kasi yung aming asosasyon ng mga doktor sa Pablo City Medical Society kailangan mag-submit ng entry sa PMA or Philippine Medical Association. So it's supposed to be a songwriting contest. So like, oh, sige, ito, nagawa namin yung kanta within a week's time. Actually, mga 1-2 days, gawa ng kanta, on the third day, nire-record na siya. Parang ganun kabilis. And ang kagandahan, maganda kasi yung naging message nung kanta. It's tungkol para sa mga frontliner natin. Napapagod din sila na kailangan talaga para to serve the people well, kailangan magpahinga pa. So yun, siya'y nagkaroon ng parang world premiere, no? Sa Facebook Live, no? Ang nakakatuwa nun, nung inanasa, meron kaming release na kanta, pinakanta ko yung aking grupo ng doktor ng Medical Society, kahit hindi naman kumila singer. Pero out of the passion, out of the love, gusto namin i-contribute ito sa panahon ng pandemya. Really? Sige, gawa tayo. Si Kuya Jimmy Hernandez ang tumugtog. Sinundan niya lang yung composition ko, no? At ang katuwaan ko, yung kantang yun, na kahit konting pahinga, was viewed dun sa araw na yun
25,000 viewers yun. Tapos lumaki na lang yun, hanggang sa 50,000 views yun sa Facebook nung time na yun. So sabi ko, ba, pwede pala. Until that song, Open New Doors, sabi nga nung ni Kuya Jimmy, maganda yung kanta mo, magsulat ka pa ng iba. Pinakita, pinakinggan din yung mga kapatid ko sa Australia, sabi niya, maganda yung kanta, magsulat ka pa. Sabi niya, sabi ko, sige, magsulat. Yung mga ganun. Until it opened doors na makapuproduce ako ng mga siguro 6 or 7 pang kanta. At ito yung naging isang album. Ano? At i-present ko ito noon sa Spotify. Tinanong ko, pwede ba itong ma-release sa Spotify? Sabi niya, pwede. Sabi niya, you contact this. May mga i-proseso. May ganun-ganun. Until yun nga, last year, November, nagawa na yung album at ito'y nirelease bagong magpasko. Yun, ang title ni Tatak. Ano? Actually, Tatak San Pablo dapat yun. Eh. Ibig sabihin yung sumulat ay Tiga San Pablo. Pero Tatak lang. Tatak, sinulat ni Cristeto Azucena. Hindi ko maintindihan na nangyari pala. No? Yung parang out of the, ano, posible pala na pag may mga pagkakataong dapat mong gawin, gagawin mo. At it would open doors. It open doors na maraming tao actually naka-appreciate na maganda pala yung message ang kanta mo. No? May sinulat akong kanta tungkol sa San Pablo, Pasko sa San Pablo, na napakinggan nyo na nga sa YouTube yung sinulat ni Eric, kanyang vlog. It was well received. Tapos hanggang ngayon, pinapakinggan pa rin. Nasa Spotify, Apple Music, iTunes, at saka sa YouTube yung musika, it is available sa digital format. Pero sabi ko nga, nagkaroon ng sariling buhay yung mga kanta. Yan, hindi mo in-expect na pwede pala na yung nararamdaman mo, yung talent mo, i-share mo. Meron niyang pupuntahan. Siguro yun nga yung sinasabi ng Diyos sa kanyang scripture. Kung may talent ka, gamitin mo. Kasi may pupuntahan siya at may mga taong maaapektuhan niya. Tulad nung awit na yun, marami yung doon sa kahit konting pahinga. Imagine mo, 50,000 people were affected with that song. At siguro nadadagdagan pa. Tapos yung mga may kanta rin doon na oyayi para kay inay, para sa nanay ko. She's 93 years old. She's bedridden now. Parang sabi ko, hindi, gagawa ko ng kanta sa'yo para every time na bumibisita ako sa'yo, play-play lang natin yung music, meron ka naririnig. So, yun yung mga story ng mga doktor na biglang naging singer na mga awit at kompositor.